Yung mga banda ko na nawalan din ng trabaho, halos magkakasama kami sa isang bahay, kinuha ko sila. Ah, talaga? O, sabi ko, magtulong-tulong na lang tayo. Kung ano yung meron ako, meron kayo, pagsama-sama. Kasi hindi naman tayo susurvive na tayo lang mag-isa. Kung lahat tayo magtutulong-tulong, mas maganda. Hello mga ka-Global! Welcome to our episode of Kwento ng Tagumpay. At pag pinag-usapan ang tagumpay, ay malalaman natin kung paano ang kanyang sariling description ng salitang tagumpay. Kasama natin ang manager ng Creations Advertisement ngayon dito sa Adjman. Let's all welcome Raniel Roque. Hi, sir. Hello po, sir. Raniel. Kamusta po sa the Global Filipino? Thanks for having us here. Taga saan ka sa Pilipinas, Raniel? Actually, sir, ang province namin is Nueva Ecija, Cabanatuan City. Cabanatuan City. Yes, grabe. City. So, bago tayo tuluyang magtalakay ng iyong magandang istorya, matagumpay na talakayan, dalhin mo muna kami sa panahon na nasa Pilipinas ka at pinaplano mo palang pumunta ng Dubai. Ah, way back around 9 years ago, sir, nung nasa Cabanatuan kami, nagplan ako na lumipat ng Manila, which is nagtrabaho ko as a recruitment officer sa isang agency sa Manila. Manpower? Yes, yes, okay. Manpower. Uh-huh. Tapos, meron akong nakilala ng mga organizer ng mga band sa UAE. Uh-huh. So, ako yung nagsisend ng mga artist dito, usually, ng mga bar dito ng President Hotel. Yeah, Bakit? Bakit mo ka na linya sa mga ganong klase ng ano? Siguro dahil may dugong artist. Kaya nga, ano? Kasi get up mo, parang miyembro ng banda. Yes. Okay. So what pushes you to leave the Philippines? Noong time na yun, kasi merong isang bar na wala na siyang manager, nawala siya ng manager. So itong organizer ng bar, ako na yung pinapunta niya. Sabi niya, ikaw na lang kaya yung mag-manager dun sa bar na hawak natin. Uh-oh. So at least hawak mo pa yung banda, tas nasa sa vicinity ka lang ng mga ng mga banda natin. May pamilya ka na nun? Yes, meron na po. So, paano? Siyempre, tulad ng mga ibang OFW, iwan mo na natin. Yeah. Oh. Tsaka malalaki naman na rin po yung mga anak ko on that time. Pagdating mo dito, ano yung mga struggles mo? Siyempre, malungkot. Tsaka, noong time na yun, merong mga deduction, salary deduction. So, 2 months, walang salary. Pero direct hired ka from the Philippines? Yes, direct. Pioneer. Kung saan akong agency nagtatrabaho, doon ko na rin. Yun na nagpapunta sa'yo? Yun na rin. Doon ko na rin prenasis yung papel ko. Ayos, di ba? So, pero siyempre, may mga ano pa rin siya. May mga binayaran pa rin. Tapos, 2 months kaming walang sahod. Maasa kami sa tip lang noon. Meaning to say, naramdaman mo talaga yung typical no FW na nakapagsakalaran. Yes, pati yung mawalan ka rin ng trabaho. Ah, talaga? Yes, naranasan. That was what year? Way back about 6 years. 6 years na ikaw dito sa Dubai? No. Na around 8 years na ako dito. Okay. Mm. Doon ka pa rin naggaling simula na itayo mo yung negosyo mo? Oo. Tapos lumipat pa ako ng Adjman noon. Bar pa rin. Okay. Nag-bar pa rin ako noon. Adjman. Lumipat ako sa holiday naman. Uh-huh. Doon naman ako. So tumagal naman ako ng mga around 2 years. Pero nung nasa Pilipinas ka, meron ka bang mga pangitain that eventually gusto mong magnegosyo pagdating ng araw? Yes, of course, kasi ayoko rin na balang araw is mag-yes boss tayo lagi. Araw-araw, yes boss. So nakakapagod din. Actually, nung time nawalan ako ng trabaho nun sa Dubai, gusto ko na sanang umuwi. Mm-hmm. Pero inisip ko kasi na andito na ako. Mm. Ang dami rin kasing mga nangangarap na pumunta rito. Okay. Hindi naman lahat nabibigyan ng pagkakataon. So nag-decide ka na dalhin yung family mo here. Mm. Kinuha ko muna yung asawa ko. Yung mga anak ko, so about 2 months, andito na sila. Uh-huh. Papunta na sila dito. Kailan mo pinanganak si Creations Advertisement? 2 months pa lang kami. Itong bagong... Ito si Creations Advertisement? Yes, 2 months pa lang. 2 months ka pa lang. Mm. So the past... Pero meron na kaming sa labas na ibang... Galing na kami sa ibang company. Okay. Ito masasabi mo sarili mo itong sarili mo na itong Creators Advertisement, di ba? Why did you landed in this kind of advertising business? Dati kasi sa Pilipinas, meron na rin akong mga experience about sa advertising. Galing na rin ako sa advertising. Almost 15 years experience ako sa advertising. Ah, okay. Before, graphic artist lang. Uh-huh. Tapos hanggang sa nagmamanage na rin ako ng mga advertising company. Okay. So, ano yung mga bagay na gusto mong achieve that isa-isa, di ba, dumating sa point, you have brought your family in Dubai,
nakakuha ka ng magandang negosyo ngayon, so ano pa yung mga gusto mo? Ang gusto kong ma-achieve, gusto ko sana next, na marami kong makuhang staff na Pilipino. Kaya na matulungan na sila. Napapansin, kung napansin mo, puro Pilipino. Yes. No? It's one good thing about a negosyo ng Pilipino na nakakatulong din sa kapakanan ng mga empleyado. And then, mostly ng mga Pilipino na staff ko, sila yung mga nawala ng trabaho ng pandemic. Ayun. So, na-mention mo ang pandemic. Anong ginagawa ni Raniel noong pandemia? Siyempre, sa bahay lang. Mga pa-order-order lang kami. Uh-oh. Tulad ng halimbawa, nung time ng pandemic, nabubuhay kami sa mga company mas. Yung mga ganun lang, mga personalized. Okay. So, nagbibenta kayo? Nag-manufacture kami, nagtatata kami ng mga... Okay. Oo. So, ano pa yung mga struggles mo nung pandemic? Hindi ka makalabas, but you have to really earn. How? Paano? Paano ka nabuhay? Nung time kasi ng pandemic, nung nawalan kami ng ano noon, siyempre, lahat naman tayo walang trabaho. So, marami kasi kaming kasama sa bahay. Yung mga banda ko na nawalan din ng trabaho, halos magkakasama kami sa isang bahay, kinuha ko sila. Ah, talaga? O, sabi ko, magtulong-tulong na lang tayo. Kung ano yung meron ako, meron kayo. Pagsama-samahin. Kasi hindi naman tayo susurvive na tayo lang mag-isa. Okay. Naniniwala kasi ko na kung lahat tayo magtutulong-tulong, mas maganda. Pero yung mga band members na kasama mo, kasama pa rin ba sila ngayon? Nagkaroon na sila ng mga iba't ibang trabaho. Noong mga time kasi na disband? Yeah, may mga bumalik sa banda, pero okay, iba na yung kasama. Oo. Meron namang nasa clinic na. Mm-hmm. So, nakuha na rin nila yung mga profession na gusto nila. Kasi actually, hindi tayo naging handa nung pandemic. Yes. So, ngayon, after pandemic, at naisipan mo magtayo ng negosyo, di ba? Ito si Creations Advertisement. Ano yung struggles mo nung pagpuputa ng negosyo at bakit dito sa Adjman? Sa Adjman kasi ang cost of living sa Adjman is talagang mas mababa. Okay. Tsaka sa bahay pa lang, siguro nakikita nyo naman pag sa Dubai is iba talaga ang buhay pagdating sa bahay. So dito kahit papano kasi mura. So sa business naman, hindi naman namin masasabi na wala kaming market sa the whole Emirates dahil hanggang Abu Dhabi nga halos services. Yeah, para sa amin wala na rin sense na magtayo ng sa Dubai or sa ibang Emirates na mas malaki. Totoo. Kung online naman ang kasi yun kasi ang nagawa ng pandemic sa atin eh. Tinuruan niya tayo kung paano mas maging creative pagdating sa marketing. Very good. Okay. Yeah. So ngayon, ang ating pag-uusapan are the services that you do. But before that, ang advertising business ba ay medyo mahal na ng negosyo because you have to acquire machineries. Yes. Na hindi naman basta-basta. So paano mo lahat na nabuo ang negosyo mong ito? Meron konting ipon, tapos meron din kaming tumulong sa amin. No, meron ng mga kaibigan natin na naniniwala sa atin. Okay. So siguro din na dahil sa tumulong ka, meron din babalik sa iyo, kaya siguro ganun. Ang dami mong services. Yes. More than 10, I think. 3D letter, neon light, stickers, product label, advertising fabricator, road sign, and so on and so forth. Ano yung mga madalas na talagang ginagawa mong service dito? Mostly ang ginagawa namin is road sign and neon lights at saka yung mga CNC cutting. Okay. Yung ginagamit sa decoration sa mga bahay. Uh-oh. Sa mga events, sa mga concerts, offices. Yes, office. Yeah. Paano ka nakamarket? Through online and some friends. Talaga? Yeah. Oo. But pure online. Uh-oh. Yung mga Pilipino rin nating event organizers, sila rin yung tumutulong sa atin. Sa mga vlogger din natin. Yan. Sila yung mga nagbibigay din sa amin ng work. Kaya malaki na yung pasalamat namin sa mga vlogger din natin. Sa mga kapwa Pilipino natin na nagtutulungan. Support Filipino vlogger. Oo. So sa yung palagay, there are so many Filipinos who are inclined sa negosyo. Yung mga Pilipino na nag-aangat ng kapwa Pilipino based from the yung pagtatayo ng negosyo talaga. Ano yung mga pwede mong maibigay na tips do sa mga nag-iisip ng negosyo pero nahihinaan sila ng loob? Sa mga nahihinaan kasi ng loob, pinakamahirap kasing kalaman kalaban yung regret. So pag hindi mo siya trinay, habang buhay mo siyang pagsisisihan. Kaya, di ba? Kung hindi mo siya i-grab ngayon, kailan? Oo. So palagay ko, once na meron kang naisip at palagay mo na naniniwala ka sa kakayahan mo, so ang business naman, it's either fail or maging okay. Eh. Oo. At saka, masasabi mo ba na sa initial 2 months, di ba? Ito ba yung okay ang takbo lagi everyday or may mga pagsubok din along the way na natutunto ka? Everyday, ang business is everyday. Everyday may matututunan ka. Uh-huh. Almost everyday talaga na pagka alam mong medyo bumababa yung margin mo, kailangan mong maghabol. Okay. As for now, kasi okay ang namin.
Sa online pa lang, okay na. Because businesses are back to normal after this pandemic crisis that we have encountered, parang bumabalik na talaga yung negosyo. Yung pagpuputa po ng negosyo, tamang-tama lang sa oras, diba? Talagang itinahimin ko na dati sana mag-open ako bago pa ako pumasok sa isang advertising. Pero after pandemic na yun, pero kasi yung timing hindi pa . Uh-oh. Yung pa yung time na hindi muna inuuna ng mga businessman yung mga signboard or ano, hindi pa yun yung tamang timing. So when the time na naramdaman ko na okay na mag-business. Uh-oh. Pero marami rin ako natutunan nga bukod nung nag-pandemic na natutunan ko na hindi ko pala kailangan magkaroon ng shop sa mall or yung mga sophisticated shop. Kaya tama lang yung timing. Marami ka mulang inaral nung time nung pandemic bago ka nag-open. So ngayon, alam mo na yung mga magiging disadvantage. Very good. And also for those of you who are just starting up your business, I think sila yung mga una mong yung mga una mong pwedeng maging kliyente, yung mga nag-uumpisa ng business, because advertising is really part of the business. Pag wala tayong budget sa advertising, saan na patutungo ang negosyo natin, di ba? Yes. Kailangan natin ng branding, kailangan natin ng mga materials na pwede nating ibahagi sa iba just to protect and to invest on this business that we put up. So, ngayon, Raniel, bibigyan kita ng chance to tell something about your business, o paano ba ikaw makikita, paano ba ikaw makakausap just in case there are other inquiries out there. At mensahe para sa mga kababayan natin at ibang nationality, hindi lang Pilipino, di ba? Yes, any national. Any nationality ang pwedeng makipag-transact sa Creations Advertisement. Okay, go. So guys, visit nyo lang kami guys sa page namin, which is Creative Advertisement sa Facebook namin and Instagram, same lang guys, Creative Advertisement. So lahat guys ng mga requirements about advertising, all advertising needs is pwede namin i-provide sa inyo. Just contact us and kami nang bahala sa design, sa layout, everything. Kami nang bahala dyan, guys. Ang galing. Okay, maraming salamat po sa lahat ng mga naka-tuning sa video na ito. And for those of you who would like to help a kababayan now who established a business, wala tayong dapat gawin kundi i-like and i-share this video so that we can shout to the whole world na ang Pilipino talaga ay nakaka-proud pagdating sa negosyo. Yeah. Maraming salamat, Raniel Roque, the manager of Creations Advertisement here in Dumas. Bye everyone, God bless, and stay safe! Yay!